po yung papalitan natin yung ano niya, steering wheel column, yung BGRS. Ano ba yung steering column, guys? At saka yung BGRS. Ayan, pakita natin mamaya, ha? Pero sa ngayon, ito muna, itong Lexus na ito, kung ano yung itsura nito, ang ganda, di ba? Kabago-bagong sasakyan, pinapalitan ng ano. So, ang sabi, ang utos kasi sa akin, so hindi ko na kailangang i-road test 'yan, guys. Kasi ano naman eh. 'Yun ang utos sa akin eh. Wala namang utos sa akin na i-road test ko pa sa labas. So 'yan. Ganda, di ba? Yan 'yo. Yung sapuitan. Ayan. Gandang sasakyan 'yan. Yung kabuuan niya, banda rito, kaliwa. Ayan. So, ayan guys, i-unboxing natin. So, ito guys, yung ano, yung steering column niya, yung kabuuan. Unboxing tayo. Ang parts ng sasakyan. Ayan. Ayan kasi sa labas, kaya dito na ako mag-ano. Okay po. Ito yung sa steering column. Unboxing tayo, ha. Papakita ko yung mga parts ng steering. Ito guys, ha. Napakamahal nito. Bago yan. Ayaw ko kung bakit pinapalitan. Basta ako papalitan ko lang. So yan. Ito yung sinasabing lahat tinatawag na tail. Ang dito nakakabit kasi din yung tail din telescopic. Pinapagana ng motor. Ito yung motor niya. Dalawa. Yung up at saka down. Ito naman tayo sa BGRS. Variable gear ratio ang tawag sa BGRS. So, ito yung BGRS niya, guys. Yan. Pag hindi ka marunong magkabit ng ganito, mga parts na to, masisira ang parts na ito. So, napakamahal, napakasensitive din. Guys, ito yung bigyari. Papakita ko mamaya kung paano namin tanggalin, saka paano namin kapit. Ito yung shaft assembly, steering. Yung nagdudugtong sa may rocking pinion, papunta dito. Ito naman dito. Ano ganyan yan. Nakita yung kundugtong sa inyo, ah. Ito guys, o. Oh. Ganyan. Uubok ka natin ito. Parang makikita pa ito yung ano ba. Ito yung shaft assembly. Papunta ang harap ng pinion. Ayan. Paano magkabit yan? Hindi ganyan, ha? Ito yung papunta dito sa may ano, ganyan, o. Oh. Napakahaba ng ano niya, papuntang power train, papuntang steering, yung pinaka steering niya. So ganyan natin kakabit yan, guys. Mamaya papakita ko. Ito na po mga kasama, uumpisa na po natin yung pagbabaklas. So una, lagyan natin ng supot yung upuan para hindi magasgas, kasi para hindi magalit yung customer. Ang 570 na to, guys, is may ron siyang ano, hydraulic suspension. Bago ka magkabit ng BGRS, kasi ang pinaka sub shaft steering niya dito, andito siya sa ilalim. So, mas maganda gawin mo. Gawin natin, ilagay natin sa height control yung ano,
sa height position yung hydraulic suspension ng 570 na to. Kung mapapansin niyo, 'di ba, nakaangat na siya. Para madali nating madukot yung ano, yung pinaka shaft sa steering assembly, 'yan sa baba. Yung shaft niya. So, nakita niyo, napansin niyo yung sasakyan, tumaas. Tingnan niyo yung ordinaryo. Yung normal lang na height, bababa. Tapos tignan niyo yung mataas na siya. Para madali nating madukot. So ngayon, una nating gagawin is lagyan natin ng safety ano yung upuan. Tapos umpisa nating baklasin yung mga yung ano yan. Tawag diyan, dekorasyon niya. Tingnan natin gagamit yan. Tanggalin natin yan. Itong steering wheel hindi na natin papalitan, saka yung tinatawag nating ano, spiral cable. Spiral cable yan, oh. Yan sabay yung mismong robo na nandiyan sa ilang dahilan niya. So buo na natin babaklasin yan. Lalabas. Tapos pag iwahiwalay na lang natin sa labas. Sumabay sa amin eh. So iyan yung shaft assembly ng steering. Tatanggalin natin yan. Tapos yung nakadugtong yan, bilyares sa taas. So ito yung shaft assembly. Yung
papalitan natin. Yung sa taas, BGRS yan. O, yan na, tanggal na. Yung BGRS. Ito yung BGRS. Ayan yung steering column. Yung isa, pinakababa. Mamaya na yun. Guys, nilagay na namin. Ayan yung bago. Ito yung luma. O, ayan na. Kabit-kabit namin. Kinakabit dun sa may shop sub-assembly. Kaya may sub. Kasi yun ang nagdudugtong dun sa steering. Papunta dito sa may BGRS. Ayan guys, tatanggalin natin yung steering lock. Ito yung steering lock. Ito yung switch ng headlight saka wiper. Tapos nandito yung spiral cable. So, tatanggalin natin yan. Tapos ipapalit natin dito. So yan lang guys. Ito yung sa may airbag. Kabit na namin yung bagong built-in telescopic steering column, ang luma, ang luma. Kabit na namin yung BGRS sa baba. Ito yung steering column built-in telescopic. Mamaya ilalagay namin sa lifter bago namin lagay yung shaft sub assembly. Dito namin nalagay, pero kailangan ilagay namin sa lagay namin sa lifter para madaling mailagay, kasi pag dito para kang hihiga ka sa ilalim. Nakabit na namin ng spiral cable saka yung switch headlight assembly. Pag mga baguhan kayo guys na magtanggal ng ganito, make sure na tatanggalin nyo muna ang negative terminal ng battery nyo para maiwasan yung pagkasira ng steering sensor. Yung steering sensor, ito siya, ito nakikita nyo yung yan, steering sensor yan. Pag hindi kayo nagtanggal ng negative, tapos tinanggal nyo to, tapos pag kinabit nyo ulit, inikot nyo ang steering, yun na, iilaw na yung dyan, yung engine lock, yung skid control. So, pag dinayagnose nyo, ang lalabas na code, internal circuit, ibig sabihin, sira na yan, dahil hindi kayo nagtanggal ng ground. So, dapat sa mga baguhan, make sure na bago kayo magbalas ng mga ganito, magbaklas ng mga ganito, is tanggalin nyo muna ang negative for safety guys. Yan, salamat. Yan ang mga isang mga tips kung paano magpalit or magbaklas ng mga modelong sasakyan ngayon, kasi iba na ang mga sistema nila, napakasilan. Ayan guys, ikakabit na lang lahat ito. So okay na. Mamaya pakita ko kung maikabit na lahat.
Indiano Pakistani oh. Safety mode oh. Patayo lang, pag-aabot. Ayan oh. Next your turn naman. Nakakuha lang ng mga tools yan. Yan ang mga malulupit na mga kasama. Ako naman tag video lang. Aba. Guys, pag nag-ignition kayo, hintayin niyo muna ng mag-reset ang clock para hindi masira bago niyo i-ignition on. Ayan, nagre-reset yan. Pag uminto na siya, saka nyo ignition on. Tapos pag ignition on nyo ulit, hintayan nyo lang din mag-loading ang ating navigation system. Ayan, kasi pag pinatay mo ang ignition on, mag-blackout na iyan, hindi na gagana. Nasisira ang kanyang power supply. Ayan, so ang clock is another reset ulit siya. Oh, ayan.
hanggang mag hanggang bumalik sa ano talaga yung ano niya, kung anong oras ngayon. Yan, so initialize lahat. Initialize natin. So dito tayo sa plus para lumapit ang ating mapa. Lagyan natin sa 200. Ayan, Riyadh. Ayan ang Riyadh. So okay na guys, kahit start na natin yan. Tapos double check natin ng scanner kung may ilaw. Hindi po basta-basta ang mga palit-palit ng mga pyesa ng mga bagong modelo. Kailangan kung maaari triple check mo, hindi lang double check. Para ano, hindi magwala yung customer. Alam nyo na ang mga customer dito sa gitnang silangan eh, pag masilan ang kanilang mga mata sa mga ilaw-ilaw dyan sa dashboard. Eh, kailangan triple check talaga. So yan guys, so yan guys, tapos na tayo sa ating trabaho. So wala pang isang oras na ikabit na natin yung dapat ikabit. Ayan, ulitin ko guys, pag nagbabaklas kayo ng ano, pag ganito, pag mga ito kasing mga Lexus, mga owned by Toyota, mga high end na nila yan eh, kumbaga deluxe, ganun. Hindi po ganun kadali ang magpalit ng mga pyesa nito. Kailangan natin laging mag triple check sa trabaho natin, dahan-dahan. Tapos kasi masila na mga pyesa, minsan may ilaw na dyan, di mo alam mali na pala yung ginawa mo. So ulitin ko, dapat pag nagtanggal ng mga ganyan, safety first, tanggalin ang ground battery terminal, negative terminal ng baterya, tanggalin. So yan, tapos pag naikabit mo na lahat ng pyesa, kinabit mo na yung negative terminal ulit. So unang-una yung tingnan natin itong clock para hindi masira. Huwag muna natin ignition, kasi pagkabit mo ng negative ground at automatic na to magre-reset. Tapos pag huminto na, saka mo ulit ignition on, tapos mag reset ulit, iikot ulit siya. Tapos ito ang pinaka mabigat dyan na nasisira, yan itong navigation natin, itong display. Kapag hindi nag-loading yan at pinatay mo yung ignition, hirap na, magbablockout yan. So ang masisira dyan is power supply. Napakamahal ng power supply po nyan guys, kaya sa mga mga nagtatrabaho sa Toyota, sa Lexus, mga first timer, ilang masasabi ko guys, ingat din, ingat sa mga ganitong trabaho, kasi hindi po basta-basta. Ayan lang po, tapos na kami. At yung hindi pa namin naikabit, iba na pong pagkakabitin namin nun, mekaniko. At yan lang, sa oras na ito samantala kami magpapaalam at marami pa kaming gagawin. Ayan guys, sa sunod na upload ulit, kita kits ulit. Salamat.